Samantala, mapabata man o matanda, lahat tayo nabusog ni Mang Dolphy ng kanyang nakakatawang mga karakter sa pelikula at sa telebisyon. At sa aking one-on-one interview noon sa Comedy King, nagbaliktanaw siya sa kanyang karera na tumagal ng mahigit 6 na dekada. Tubong tondo si Rodolfo Vera Quizon Sr. na kalaunay naging Dolphy. Nagsimula siyang dancer sa Bodabin hanggang nabigyan ng break ng ama ni FPJ mismo sa pelikula. Kailan ho niyo na-discovery na magaling pala kayo magpatawa? Nung binigyan nga ako ng role na gano'n, ayoko nga eh. Sige na niya, pwede ka, pwede. Ganito gawin, may ginagawa mo rin sa labas. O sige, eh nag-click. Para ang hirap pong paniwalaan, seryoso kayong tao. Yung Comedy King ng Pilipinas, seryosong tao. Talaga ho? Bakit ho ganun? Nature ko yun. Ngayon pagka na sa show, ano, iba na ako. Hindi na si Dolphy, nandun hindi na. Hindi yung natural ko na, iba na yun. Ako na yung nasa role ko doon sa... Describe nyo nga ho yung feeling. Kunwari, humahagalpak lahat yung tao sa kwarto dahil sa jokes. Parang nililipad ka ng agad sa langit. Talaga po. Ibang feeling, tuwan-tuwa ka eh. Sa pagpanaw ng kanyang mga kasabayan sa showbiz, naroon si Mang Dolphy. Malungkot. Si FPJ, naalala niyo ho? Sobra. Sobra. Si Nida Blanca. Lalo na si Nida. Favorite leading lady ko yan eh. Miss na miss ko talaga. Talaga yun, naiyak ako nung mamatay si Nida. Nasa yugto na si Mang Dolphy ng kanyang buhay na nagagawa na niyang lingunin ang lahat ng kanyang mga pinagdaanan. Prang kanyang sinagot ang aking mga tanong. Mang Dolphy, ilan ho anak niyo? 18. 18? 18. 17 na lang ngayon. Ewan ko, may umaadli, pero hindi ko. Ngayon lang sasabihan na kita. Kung kailan ka ako, may tahid ka na. Noong araw ko, famous kayong pagiging playboy daw, chick boy. Ano nga ba pangalan mo? Beha! Ganda! Bakit ito madaling yung napapa-inlove yung mga babae? Sabi nila, pagka magaling daw magpatawa kasi madaling ma-inlove yung mga babae. Hindi, mayroong babae din natatawa. Hindi yun na naging sikreto niya. Hindi naman ako palaligaw na palaligaw talaga eh. Palatingin lang ako. Uh-huh. Pero yung tingin ko sa'yo parang hinihipnotize na kitang gano'n. Parang halika. Ano ho yun? Bakit ho? Malandi ho kayong lalaki talaga? May kalandian ako talaga. Pero nung na-meet nyo na si Miss Shasha? Ah, wala na. Wala na. Wala na. Period. Close na ang factory. Mang Dolphy, pag tinatawag ho nila kayong the Comedy King ng Pilipinas. Ayoko. Bakit ho? Ayun, parang may yabangan ako. Huwag isipin ng tao, ako talaga nagpursiging maging Comedy King ako na ano. Pero hindi, talagang nagamay na ang tao, tinatawag ako ng ganon. So, nandun na. Siyempre, hindi mo na maalis yun. So, ano ang tingin nyo sa kasikatan o katanyagan na nakamit nyo sa buhay? May time tayo ng pagsikat, may time ng sa tuga-tuga, may time na pababayan, siyempre. May time na wala ka na. Ang pinakamahirap ka ako ngayon, yung laos ka na. Nakakondisyon na ho ba kayo dun sa YouTube yun? Resign na ako nun. Pati sa buhay ka, resign na ako. Darating at darating ka nga. 82, ano ba naman na-expect mo ba? Sobrang pasasalamat ko sa Diyos. Sobrang biyaya, nagumpay, pinakaloob sa akin. Matagal na palang napaghandaan ni Mang Dolphy ang kanyang huling antunga. Narinig ko na ho ito maraming taon na. Totoo ho ba na nakabili na raw kayo ng ano nyo, coffin? Yeah. Ah, talaga ho? Mm. Bakit? Naalok ako, binibent sa kape. Binili ko naman. Pero kayo, siyempre, gusto nyo rin mahaba buhay nyo. Eh, siyempre, basta kung malakas ka pa. Mm-hmm. Eh, kung mahaba ang buhay mo, pero kaganyan-ganyan ka, wag na lang. Paano nyo ho gustong maalala, Mang Dolphy? With a smile on their faces. Mm-hmm. Basta gusto ko nakangitig lang. Pag nabanggit yung pangalan mo, nangitig ka. Ngayon, nangitig niyo. I remember Mang Dolphy.
kaysa doon sa bullshit na yan. Naaalala nga po natin si Mang Dolphy na may ngiti sa ating mga labi dahil yun ang kanyang kahilingan gaya ng sinabi niya sa aming interview yon. Pero sa gabi pong ito, naaalala din natin ang kanyang pagpanaw na puno ng lungkot.